Mainit na palitan ng mga diskusyon sa nangyaring hearing tungkol sa National Budget 2025 versus BP Sara Duterte. 125 million confidential funds in 11 days. Issue ni Duterte binuksan muli, ipinababalik sa pamahalaan. 72 million pesos nawawala. Isang mainit na palitan ang pumutok sa House Committee on Appropriations sa briefing tungkol sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Matapos tanungin ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Vice President Sara Duterte tungkol sa ang paggasta ng OBP na 125 million sa mga confidential na pondo sa loob lamang ng 11 days noong panahon 2022. Nilabas ni Castro ang report kung saan ginastos ni Sara ang 125 million for 11 days based sa pinubayad ng COA. Here's how Vice President Sara Duterte spent her 125 million in confidential funds in 11 days in 2022 as revealed by Representative Franz Castro during the House deliberation of the OBP budget. This is based on the submission of the Commission on Audit. Purchase of information, 14 million. Payment of reward, 10 million. Rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses, 16 million. Purchase of supplies, 35 million. Provisions of medical and food aid, 40 million. Payment of incentives for traveling related to confidential operations, 10 million. 125 million confidential funds na nagastos in 11 days, ginastos sa hindi tamang paraan. Si House Assistant Majority Leader at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga pattern ng paggasta ng Office of the Vice President, OVP, particular na tungkol sa 125 million sa mga confidential na pondo na ginamit sa loob ng 11 days sa panahon sa ika-apat na quarter ng 2022. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, sa minungkahing 2025 budget ng OBP noong Martes, August 27, ipinuntunan si Swansing ng malaking bahagi ng mga pondong ito gaya ng na-flag ng Commission on Audit, COA, ay maaaring nagastos ng hindi wasto. Binanggit niya na sa bawat 10 piso na ipinagkatiwala sa Vice President sa OBP para sa mga confidential na pondo, nalaman ng COA na 6 pesos ang posibleng maling gamitin. Binigang diin ni Swansing na ang pattern na ito ay naglalabas ng mga tanong tungkol sa pangkalahatang pamamahala at pananagutan ng mga paggasta ng OBP. Pinababalik ng COA sa pamahalaan. Nagpahayag ng pagkabahala si Batangas 2nd District District Representative Gerald Lustro tungkol sa paggasta ng Office of the Vice President OBP ng 125 million bilang confidential na pondo sa loob ng 11 araw noong 2022. Sa briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2025 OBP budget noong Martes, binanggit ni Luistro na ang Commission on Audit, COA, ay naglabas ng Notice of Disallowance na nagpapahiwatig ng 72 million ng 125 million ay hindi alinsunod sa Joint Circular Number 1501. Dagdag pa ni Luistro, ipinag-utos ng COA na ibalik ang halagang ito sa gobyerno. Ayon nga kay Representative Gerville Luistro, there is notice of disallowance na nagsasabing ang 72 million out of 125 million of confidential fund ay hindi nagamit ng naayon sa Joint Circular Number 1501. And as a matter of fact, ipinababalik ng COA sa pamahalaan. Sa huli, pinagpaliwan ng House Committee on Appropriations ang briefing sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President kasunod ng pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong ng mga miyembro ng committee. Nakatakdang magpatuloy ang sesyon sa September 10 sa 9 a.m. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong makokomento tungkol dito? Malaya po kayo magbigay ng mga opinion sa baba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po!